Dwight, kailan nangyari ang insidenteng ito? March 6 po. Papasok pa lang po sa amin. Nakita ko na po yung si mama na sa gilid ng daan po, napuno na ng taga, naliligo na po sa sariling niyang dugo. Ano ang ginamit na pang taga sa'yo? Pang putol ng tubo. Sir, mukhang ang kailangan po ay sa reinvestigation kasi para po makita kung gaano po kalalim itong itong alita na ito at yung nature po ng kaso kasi mukhang hindi po ito physical injuries lang. Mas maganda siguro kung pupunta sa dito sa opisina ko ma'am para ma-assist natin kung ano talaga yung problema nila. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Meryl Jean. Regarding po dito sa reklamo po ninyo na tinaga kayo ng mag-asawang linas, ano na po yung update doon? After nung maire ako doon sa Kaitol, Sir Rapitol po, yung nakaraang buwan, pumunta ako doon sa Bacolod, tinanong ko kung ano na yung status ng kaso. Sabi naman doon sa piskal na nilabasan na daw sila ng subpoena. So kumbaga po, ongoing na po yung inyong preliminary investigation sa piskalya. Opo, ma'am. Kayo po ba ay may balita dito sa mag-asawang linas? Palagi ko po sila nakakasulubong tapos tinitingnan, tinatawanan pa po ako, ma'am. Nakakangiti pa silang dalawa palagi sa akin pero ako nakayoko lang kasi may pobya na po ako. Sila po ba ay nakipag-usap sa inyo or humingi man lang ng tawad nung nangyari po itong insidente? Hindi po, ma'am, kasi ano sila pa mga matapang. Si Ma'am Goldelita po ay isang BHW sa barangay. So, ano po ba ang status niya ngayon? Siya po ba ay wala na sa serbisyo? Bali, sa ngayon po, tinanggal na siya kasi bago na po yung kapitan. Ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po ba umabot sa punto na kayo ay pinagtataga ng mag-asawang linas? Yung bagyong Odet, na totally damaged yung ang bahay ng anak ko dito. Tapos hindi man lang sila umabot dito na naglista sa amin. Wala talagang naglista, siya yung naglilista ng mga sa audit. Yun ang pinagsimula ng away namin. Tapos parang naglala sa mga dahil sa abot-abot na mga kwento. Hanggang sa huli na naglalakad ako, dinaanan nila ako. Tapos muntik na ako mabuti, nakalingon ako. Paglingon ko ng ganyan, nakita ko sa sagasaan ako. Tumalon ako, tapos sumigaw ako na kainin niyo talaga ako. Sabi niya, oo, kainin ka namin. Tapos suminto sa harap namin, ma'am. Paginto sa harap namin, hindi ko akalain na may dala silang pangtabas sa tubo. Kumuha ako ng bato, binato ko yung sidecar, akala ko aalis kasi nagharang sila sa dadaanan namin. Akala ko aalis sila, ma'am. Yun pala, bumaba silang dalawa. Bit-bit na hawak-hawak na yung ano, pantaga na yung cutter sa Sugarland. Okay. Tinaga ako, hinawakan ako ng lalaki. Nakatakbo. Dinabol na naman ako ng lalaki at saka sumisigaw na, tagain mo kasi hawak-hawak ko. Tapos sabi niya sa asawa niya, bilisan mo, liigin mo kasi para mamatay na yan. Pero siyempre, nakaganyan lang ako, pero po ano na yung so, kamay ko. So, during that time po nung tinaga kayo, saan po kayo natamaan? Yung sa kamay ko po, wasa ano to, tanggal na to. Yung daliri ko po. Tapos ito, saka ito. Ito putol din. Tapos marami akong taga mga dito, ma'am. Mga yan. Saka itong pinakamalala. Naputol yung buto dito sa ano ko, sa paa. Ito ang pinakamalaking ano sa akin. Pero yung nga dito kong taga, parang hindi na malalaki. Ito lang talaga yung malaki. So ma'am, napansin namin na naputol din po yung daliri nyo dala nung pananaga. Opo. Ito po yung dito, yung taga po. Yung isa, ito po nasalbar, yung ito. Yung index finger. Oo, nasip nila ito. Yung itong dito, yun ang natanggal. Yung ring finger. Opo, ito. Rings. Ma'am, ngayon po, kamusta po ang kalagayan nyo? Mahirap ma'am kasi halos hindi kami makakain kasi 'di ba ako lang yung naghahanap buhay sa amin, lalo pa may sakit yung asawa ko. Tapos ngayon sinisingil pa kami ng babayaran namin sa ospital. Minsan nga yung kanin na panis, iniinit ko para makain lang, para makainom kami pareho ng bulong kasi pareho kami nagme-maintenance ng gamot ngayon. Pero dito po sa mga natamong yung mga napuruhan po sa inyo, kamusta naman? Masakit po pa. Hindi pa magaling kasi sabi ng doktor, kailangan pa operahan ulit ito. Ma'am, sa tingin mo, ano yung dahilan kung bakit ka pinagtataga nung
mag-asawang linis? Una kasi ma'am, pinablatter ko sila nung February 19. Bali may nagkwento lang, kwento-kwento, mga ganyan. Tapos kinausap, pumunta ako dyan sa labasan. Kinausap ko sana na bakit na pinapakialaman pa ako kasi hindi naman ako nakikialam. Tapos ang sabi, hindi ko naman nakalain na paglingon ko, andyan na naman yung asawa. Inapakapakan ako ma'am. Parang nilamas-lamas talaga ako. Nagpa-blatter ako ma'am kasi mga pasa ako dito. Marami akong pasa. Nagpa-blatter ako tapos siyempre nung gabi na yon hindi ako makalabas. Kasi ang sakit nga ng dami kong pasa. Umaga, may pumuntang barangay na pinabarangay nila ako. Nireklamo ako. Sabi ko, ako na ang nasaktan. Ako pa nireklamo. Hindi ako umarap, ma'am. Tapos pumunta ako ng polis, nagpa-blatter ako. At saka pumunta ako ng doktor, nagpa-doktor ako. Yun, pumunta ako ng barangay, nagreklamo ako. Sabi ko, ipabarangay ko sila para magharap kami. Ang sabi doon ng sekretary, naantayin lang na kung may time si Cap, magharap kami para maayos na. Nabutan lang ma'am nang pumunta na kami, abot na pumunta kami ng Maynila. Umuwi kami, March 5, pumunta ako ng barangay hall, barangay dyan sa amin, sa plaza-plaza. Tapos nakita ko yung kapitan at saka mga tanod. Nagsabi ako, Cap, kailan mo kami paharapin? Kasi para patawarin ko na lang yan sila. Sabi naman ni Kapitan, sagot sa akin, sabi niya, pag may time, sabi ko, kasi ayaw ko ng gulo na. Sabi ko sa kanya, kasi gusto ko maghanap buhay na lang ng maayos, sabi ko ganun. Nung linggo ako nagsabi yan, ma'am, March 5, nung pagka March 6, tinaga ako. Pupunta ako ng eskwelahan, nag-aaral kasi ako, alas man kasi hindi ako nakapag-aaral. So ngayon po ma'am, gaano po naka-apekto sa inyo itong ginawang pananagas ng mag-asawang linis? Sobra ma'am, kasi kung isipin ma'am, hirap, puno ako ng utang, wala akong magawa, depressed ako, para mabaliw ako kasi kabilang-kabila na yung naninigil sa akin, lalo pa lagi naman tumatawag naman yung ospital na yung utang kailangan ng bayaran kasi tumataas, tapos tatawagan naman ako ng hiniraman ko ng titulo na kailangan na yung titulo kasi sila naman nag-aaway-away ngayon ng magkapatid. Kasi hindi lang sa isa ang mayari ng situlo na yun. Magkapatid sila, kontsugal nila. So ano po ba yung gusto niyong mangyari regarding po dito sa kaso? Gusto ko po magbigyan naman ng hustisya yung nangyari sa akin. Kasi lalo na ngayon may sakit asawa ko, hindi ako makahanap buhay. Kasi ganito na nga hindi ako makalakad mabuti. So ganito po ma'am ang gagawin natin. Ipa-follow up po natin sa HEPE po ng Binalbagan Municipal Station para po malaman niyo po kung ano po yung magandang gawin. At hihingi rin tayo ng assistance sa kanila regarding your security. Opo. And syempre po yung inyong transportation when you come to Bacolod for your hearing. Okay po? Since na-file nyo na po yung kaso, ay from time to time po imamonitor naman po namin kayo kung ano na po yung magiging status nito. At ano na lang po yung mensahe nyo dito sa inyong mga nirereklamo. Dapat hindi naman nila pinaabot na tinaga-taga nila ako na ganito, ngayon yung nangyari sa akin, hirap na hirap ako, alos maglakad, hindi ako makalakad mabuti. Ang sakit. Sana naisip nila yon na yung ginawa nila sa akin na hindi basta-basta, na sobrang sakit talaga ma'am. Saan po nangyari dito yung incident ng pananaga sa inyo nila, Sir Linas? Dito talaga, ma'am. Dito nangyari kasi naglakad kami, lumalakad kami ng mga kaklasiko. Galing kaming bahay. Papunta kami ng school. Pagdating namin dito, dito ako bali nakatayo. Nakalingon ako. Paglingon ko, mayroon ng biglang sasagasaan ako. Tumalon ako. Pumunta ako dito. Pagpunta ko dito, dumiretso sila pag dyan sila dumaan. Doon huminto. Opo. Kuya, doon daw. Huminto sila dyan. Paginto nila, hinarangan kami sa daanan namin.
Magandang araw po sa inyo, Major Babor. Regarding po dito sa case po ni Ma'am Marilyn G na kanyang nirereklamo yung mag-asawa po na nanaga sa kanya. So sa part po ng Binalbagan Municipal Station bilang hepe po, ano po ba yung ating naging proseso para po sa kanyang kaso? Tinrace ko yung record ng kaso. Trinay na i-file nung investigator during that time after the incident na i-file. Ang problema kaso na sa hospital siya, hindi kami makakuha or hindi sila makakuha ng affidavit at saka yung certificate of medical certificate na nag-state kung anong extent ng injury dahil naka-confine pa siya. So in short, hindi na-file yung kaso noon. So ginawa na yung fiscal dahil tinry talaga nila, dinala nila doon sa fiscal's office. Pinabalik. So, sabi na fiscal, ibalik muna sa barangay kasi hindi natin ma-determine yung extent ng injury kasi walang certificate. So, yun ang nangyari. Hanggang sa dumating na ako, doon na lang na-level, nabalik sa barangay. So, walang update. So, pagkatapos noon, pinatrace ko, ginawa natin dahil nakalabas ka na sa hospital. So, ginaid natin siya. So, kumuha kami ng medical copy ng medical certificate. Sumama rin si ma'am. Actually, kasama yung mga tao ko. Ayun, nakakuha sila. And then, yun ang nangyari. Kaya nakapile tayo ng frustrated murder through regular filing. So, regarding naman po dito sa kanyang safety, ano po ba yung maibibigay po na assurance po ng ating PNP? Huwag kayong mag-alala dahil nandito naman yung police. Hindi namin pababayaan yung kaso na yan. So, nandiyan nang pag may problema ka, punta ka lang dito or tumawag ka lang, may hotline naman kami diyan para ma-aksyonan natin kung anong problema at saka matulungan ka. Salamat. Maraming salamat, sir. Okay. Maraming salamat po sa tulong nyo. Nakapagsampa na po ako ng kaso sa mag-asawang Linas po. Maraming salamat. Sana po marami pa kayong matulungan kagaya ko po, sir. Maraming thank you, sir. Thank you.